Okay. So magandang gabi mga kapatid. Hindi naman sa kinakalawang tayo pero nagbabago talaga sistema dito sa screen share. Hindi ko maintindihan. Dalawa nang lumalabas na PowerPoint tapos yung parang running na yun ang dapat na i-click pala. Anyway, ang ating pong paksa ay medyo parang salungat na mga salita. Si religyosong makasalanan. Inaksa ko na rin ito pero hindi ako nakapag-assign ng iba po ngayong gabi. Last Thursday ba? Ako rin yata. Actually, meron akong hinihiling na kapatiran na siya ang distinguished speaker pero hindi available yung internet nila. Yeah. Pag ikaw nag-assign at hindi ka nakapag-assign, patawanan mo na. Okay? Definition of terms muna tayo. We mean by the word religioso, yung taong mayroong pinapaniwala ang reliyon. Ang salitang reliyon naman ay hindi masamang salita. Hindi na masama lang ng iba. Yung kay Webster, isang grupo ng panampalataya ang tinutukoy ng salitang reliyon. Although ang salitang religion, may iba-ibang connotation ito sa mga tao. Sa iba, religion ay yung nga daw pakikipagrelasyon sa Diyos. Ulit, religare. Root word or original word niya. Ang salitang religion ay maaaring din mga hulugan ng way of life. At si Santiago, mayroon siyang sinasabing pure religion. Sa ating pag-aaral ngayon, tinutukoy lang natin nasa isang grupo ng pananampalataya ang salitang reliyon. Kaya ang religyoso ay isang tao na kaanib ng isang grupo ng pananampalataya. Hindi lamang siya kaanib, kundi siya ay may matindi na debosyon sa kanyang kinabibilangang reliyon. So kung napapansin ninyo yung mga kapitbahay, mga kaibigan ninyo na may debosyon sa kanilang reliyon. Halimbawa, Miyerkules ng gabi, alam mo kung saan siya pupunta. Miyerkules, hindi lang gabi. Alam mo kung saan siya pupunta. Huwebes naman, pupuna yun ang kanilang pagtitipon. Well, katipad natin. No? Pero hindi tayo kasing dami nila. Pero mayroong group popular talaga, pag sinabi mo Huwebes, nandun sila. Biyernes, mayroon din. May napuntahan din ang karamihan. Ayan, bandang Quiapo yun. Ayan, may mga matinding debosyon sa kanilang reliyon. At ang salitang makasalanan, ang tinutukoy natin, ito malumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat sa unang 1:3-4 ay sinabi ni Apostle Juan, ang kasalanan ay labag sa kautusan. So, kay Santiago naman, ay sinabi niya, kung alam mo ang mabuti at hindi mo ginagawa, ay di kasalanan sa kanya. So, hindi paggawa ng mabuti ay kasalanan, ayon kay Santiago. Or sa Roma 14:23, ang hindi sa pananampalataya ay kasalanan, sabi naman ni Apostol Pablo. Pinaka-background ng Roma 14, ay pinag-uusapan dito yung patungkol sa pagkain ng gulay lamang kaya kasama ang mga sa karne. Iba ay gulay lang talaga. No? Ayaw nila nung karne. No? Kaya mayroong diskusyon sa kanila. Kaya sumulat sa Apostol Pablo upang isettle yung kanilang concern. Kaya sabi ni Pablo, kung may pagdadalawang isip yung iba, huwag na lang kumain ng karne. Halimbawa, kung gusto nila gulay lang, gulay lang. Iba naman, gusto ng gulay, pati karne, di okay lang. At dinagdag niya na kung hindi sa pananampalataya, ay magiging kasalanan. At si Apostle Juan ay nagsabi rin na all unrighteousness is sin. Lahat ng kasamaan ay kasalanan. So, religyoso na makasalanan. Lumalabag sa utos, hindi gumagawa ng mabuti, at wala sa pananampalataya ang ginagawa, o kaya ay meron siyang kasamaan.
So sabi ko nga po mga kapatid, ay paradoxical statement ito. Lalim, paradoxical pero malalim din ang Tagalog niya. Kabalintunaan. Ang ibig lamang natin sabihin ay parang magkasalungat ang dalawang salita. Religyoso at makasalanan. Pero mayroon po, mayroong religyosong makasalanan. Kaya ating aalamin po ito. Una, ang religyosong makasalanan ay sumasamba sa ibang Diyos. Huwag natin doon, Diyos-Diyosan. Alam naman po natin, mula pa sa lumang tipan, sa tinatawag na Ten Commandments, ay ipinagbawal na ng Diyos ito. Nang si Moises umahon doon sa bundok, ibigay sa kanya ang kautusan ng Diyos para sa mga Israelites. Specific naman yun, para sa mga Israelites. Sa doon sa mga nakasulat ay paggagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang inyong nasa itaas sa langit, nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng tubig, mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapadibukit. Alala ninyo, isang gabi ay nalakay din natin ito sa Diyos-Diyosan. Ano ang Diyos-Diyosan o anumang bagay tao, anyo na patanggap ng pagsamba dapat sana ay sa Diyos. Ang tawag ng Bible doon ay Diyos-Diyosan. Kaya mga taong religyoso, lang ay Diyos-Diyosan ang sinasamba, tumutukoy sa kanila yung ating termino. No offense intended, pero pinapaliwanag lamang natin. Religyoso po sila, pero lumalabag sila sa utos ng Diyos. Sabi nila, lumang tipan yon. Hindi, mayroon po sa bagong tipan. Ng 1521. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ulit-ulit po ito. Sinabi sa bagong tipan, ni Apostol Pablo, sinin ninyo sa kanyang mga sulat. Ng Corinto 6:9, o hindi baga ninyo nalalaman na ang mga ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Kayong padaya, at ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Ayan po ha. Ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga mangalunya ni ang mga nang bababae, ang mga mapakiapid, kapalaki. Yun. So, iisang kategorya ang mga yan. Parang kasama sa Diyos-Diyosan at mga kasamaan binanggit Apostol Pablo. At ito ay tinuring niya na gawa ng laman. Yung kasama sa Diyos-Diyosan. Kahayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Na mga pagtataniman, mga pagkatalo, mga tinibugho, mga pagkakalitan, pagkakampi, pagkabahabagi, mahidwang pananampalataya. Kung saan sila tutungo, mga kapatid? Ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay may bahagi sa dagat at ang nagningas sa api at supre, siyang ikalawang kapatayan. O, kaya, sabi nga natin sa ating pag-aaral doon, pagsamba sa Diyos-Diyosan ay talagang kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya kalain ninyo, ginawang bagay at ginawa ng tao na bagay, no, ay yun ang kanyang sasambahin. Kuha siya ng kahoy daw doon sa bundok, ubat, iuwi niya, torma niya, maporma na niya, sinamba na niya. No? Yung kiratirang mga kahoy, ng gato niya, pinagpaapoy niya para makapagpainit siya, pero yung larawan na ginawa niya, sinamba niya. Ano yun? Okay. Ang mga tao sa Athena, religyoso sila. Bakit kanyo? O sabi ni Pablo nung napadaan siya roon, sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, nakasumpong din naman ako ng isang dambana, altar, na may sulat na ganito sa isang Diyos na hindi kilala. O ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita. Na hindi kilala, pero sinasamba nila. So, mga taga-Efeso rin naman na gumagawa ng Diyos-Diyosan na itong si Demetrio, na nag-angalang Demetrio, na pilak, na gumagawa ng maliliit damba ng pilak ni Diana ay nagbibigay ng hindi kakaunting hanap buhay sa mga tatay. Kaya nang si Apostol Pablo ay pumunta roon sa Efeso at nangaral siya laban sa Diyos-Diyosan ay itong si Demetrio nanguna sa pag kontra kay Pablo.
kawalan sila ng hanap buhay eh. Itong rawa ni Diana o damba ng pinak ni Diana, no, goddess of fertility, sabi nila, hindi kagandahang anyo ang makikita ninyo pag sinerts nyo yung ni Diana. Ay, yun ang sinasamba ng mga tao. Ginagawa nila, Demetrio, binibinda sa mga tao. Mabuti na lang, mga taga-Tesalonica sa kanila pong magiging sambahin sa mga Diyos-Diyosan ay nagbalik sa totoong Diyos. Alawa, sinasamba ang totoong Diyos, no, yung religious o makasalanan, totoong Diyos naman ang sinasamba niya, mga kapatid. No? Kailang, kaling pamaraan naman ng samba. Problema, ano? Totoong Diyos na nga sana, pero mali naman yung pamaraan niya ng samba. Ito ay nanggit ng Panginoong Jesus sa mga Farisyo at Eskriba sa isang pagkakataon na nabihan ang mga alagad ng Panginoong Jesus na sila ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil sa sila hindi naghugas ng kamay bago sila kumain. Marahil po ang mga alagad ng Panginoong Jesus bawa naman ng paghuhugas ng kamay pero hindi yung paraan na gusto ng mga Judyo ayon sa tradisyon ba nila. O baka hindi talaga naghugas ng kamay. No? Sa isip nila, tsaro na sila. I mean, kasulod na sila ni Kristo, bakit sila magpapasakop sa lumang tradisyon? Pero ang tempo dito ay ang pagsasabi ng Panginoong Jesus sa mga Hudyo na sila, ang mga Hudyo, ang lumalabag sa utos ng Diyos dahil sa kanilang tradisyon. Ano? Ababang usapan yun. Kasi ang tradisyon nila, yung kurban na tiyatawag, halip na tulungan nila yung kanilang mga magulang patatanda na. Kaya ang gawa ng mga Hudyo, yung itutulong nila sa kanilang magulang, inibigay sa templo. Ayos lang daw yun. Sabi nga. Ang tradisyon nila na labang sa utos ng Diyos. Saka inugtong niya, verse 8 and 9, ang bayang ito, ay ginagalang ako ng kanilang malabi tapos ang kanilang puso ay malayo sa akin. Dapat walang kabuluhan ang isamban nila sa akin na nagturo ng ilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Yan, no? Samba sila ng samba. Walang kabuluhan. Religyoso sila sa pagsamba, pero walang kabuluhan. Bakit? Kasi tinuturo nila yung mga pinakaaral ng tao. Nakautos ng mga tao. Pinapaniwalaan nila kung anong sinasabi ng kanilang puno, kanilang pulo, ng kanilang founder, kanilang presidente o anumang tawag nila doon sa mataas sa kanila. Kuminsan, hindi lang isa yung mataas sa kanila, mayroon silang tiyatawag na parang committee or synod, ano ba yung kamarami sila na nagbibigay, gumagawa ng kautusan at nagbibigay ng kautusan sa kabuuan ng kanilang grupo. Kaling kamaraan na gawa ng tao, kapag yun ang ipinasunod, pamaraan sa pagsamba sa Diyos, kalipikado sila. Terminong religyoso, subalit makasalanan. Mga halimbawa po nito, no, sa Lumang Tipan, popular dyan si Nadab at saka si Abihu. Yung mga pari ito sa tribo ni Levi. Sa tribo ni Levi, sila yung nangangasiwa sa templo sa mga pagsamba. No? At sila nautusan na specific na uri ng apoy na gagamitin po nila. Kaya lang, babasa po natin, naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy. Hindi iutos sa kanila. Kita niyo, no? So, Panginoon pa rin, ang kanilang sinasamba o pinaghandugan, kaya lang, hindi yung apoy na pinag-utos ang kanilang inihandog. Kanili nilang pamamaraan. Ang sabi ng talata, yan naman, ay may luwabas na apoy at sinupok sila at namatay sila sa harap ng Panginoon. Grabe, no? Strict ang batas. Sa Bagong Tipan, yung bating o yung yunuko sa Gawa Kapitulo 8, napaka-religyoso din po ito. Dahil sa galing pa siya ng Ethiopia, sasakay siya ng kuwake, papuntang Jerusalem, upang doon ay sumamba. Kasi nga po sa sistema ng Lumang Tipan, ang Jerusalem ang pinakasentro ng kanilang pananampalataya o reliyon. No? Kasi ito yung, nandun yung templo. Kaya kinakailan nilang pumunta roon, doon sila sasamba. Ayan, no? At pauwi na siya noon, nung utusan ng Espiritu Santo o tawagin ng Espiritu Santo si Filipe upang punta niya yung
yung Ethiopian eunuch, yung bating, upang turuan siya ano ang nararapat. So yung palang kanyang pagsamba doon, baliwala yun. Pagka-reliyoso niya, baliwala. Bakit? Hindi pa siya nabautismuhan. Hindi pa siya totoong Kristiyano na mga panahon na yun na sumasamba na siya. Dibutan siya sa kanyang pananambahan. Ganoon din si Cornelio, mga kapatid, sa Gawa Kapitulo 10. Ng description ni Cornelio, sabi ko nga, ay talo ang maraming mga Kristiyano. Kasi siya ay, sabi ng talata sa Gawa Kapitulo 10, makadiyos. Makadiyos na tao. No? At nananalangin palagi, naglilimos pa. No? Sumatuwid ang tao ito si Cornelio. Kaya lang, sabi ng anghel sa kanya na sinugod ng Diyos, ang iyong pananalangin, Cornelius, ay nagsilbing alaala. Alaala lamang. Mamaya dadagdagan tapo natin ng information tungkol kay Cornelio. Yeah. Sapagkat hindi pa nga siya nabautismuhan, hindi pa siya napatawad sa kanyang mga kasalanan, kamat siya ay religyoso na mga panahon na yun. Ang pagsamba po kasi ayon sa Juan 4:23 ay kailangan sa Espiritu at sa katotohanan. Espiritu, yun po yung paraan ng pagsamba natin, no? Kung paano tayo manambahan. Yung pong ating panloob na pagkatao ay narariyan ba? Yung ating ispirito ba ay sumasamba? No? Yung, sa katotohanan naman, John 17:17, thy word is truth. So, ang ating ginagawa sa ating pagsamba ayon sa katotohanan. Ay kung hindi ayon sa katotohanan yung ating mga ginagawa, kahit na gustong gusto pa natin yung ating ginagawa sa ating pagsamba, masayang masaya pa tayo dahil sa ingay. No? Ay kung hindi naman yan ang pinag-utos, dahil hindi naman yan ang ipinag-utos, pwede kasalanan yun. Hindi hiyosong makasalanan, tawag doon ng Bible. O, pangatlo naman po, hindi siya yung tamang tao ang sumamba. Susundan niyo po yung ating mga main points. Ano? Una, ibang Diyos ang sinasamba. Religyoso makasalanan. Alawa, totoong Diyos ang sinasamba sa maling paraan naman. Ito naman, kung Diyos ang sinasamba niya, no? Maaaring tama yung pamamaraan niya, kaya lang, hindi siya yung tamang tao na sasamba. Ano ibig sabihin? Halimbawa lang, no? Para madali natin maintindihan. Si Cornelius, ang binanggit ko na, kaya sabi ko na pag-aralan natin, na dagdagan natin ng tungkol sa kanya. Sa Gawa 10:4 ay sinabihan siya. Inutusan niya sila, sa 10:4, ay sinabihan ng anghel itong si Cornelio, ang iyong pagsamba, ang iyong pananalangin ay nagsilbing alaala sa harapan ng Diyos. At pinatawag si Pedro sa ibang lugar pa ng galing si Pedro. Nutusan niya ang kanyang mga alipin, puntahan siya, at pati si Pedro sa bahay niya at tinuro sa kanya ang Panginoong Jesus ang tungkol sa kanya. Sa huling bahagi ng Kapitulo 10, verse 48, inutusan niya sila na magsipag-bautismo sa pangalan ni Jesucristo ang magkagayoy kanilang ipinamanhik sa kanya na matirang mga ilang araw. Yung palang ginagawa niya na pagsamba noon bago siya nabautismuhan. Baliwala. Hindi pala siya yung tamang tao na sasamba. Hindi siya, no? Siya ay hindi Kristiyano. Ano ibig sabihin nito? Pagsamba ng hindi Kristiyano, hindi tanggap ng Diyos. May mga talata tayo basihan. Diba sabi ng Panginoong Jesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang iba't ibang mga denominasyon ngayon, tawag ng tawag sa Panginoon. Panalangin sila sa Panginoon. At sabi natin, devoted sila sa ginagawa nila. Honest sila sa kanilang ginagawa. Puso ang kanilang paggagawa nun. Devoted. Talaga religyoso sila. Kaya lang, hindi lahat ang nagtatawag sa kanya ay makakapasok. Sino pa ang papasok? Ang gumaganap ng kalooban ng Ama. Okay? Ito pa isang talata na magiging basihan ng ating sinasabi. John 9:31. Alaman namin, hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Natapat ko ang sinumang tao ay maging pananamba sa Diyos
at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y nakikinggan niya. At sa Lubang Tipan ay ganoon din po, babasa lang tayo ng ilang talata. Awit 14:17, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Sa mga matuwid, ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsidaing at dinilig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Mga awit 145:19, kanyang toto pa rin ang nasa nila na nangatatakot sa kanya. Yung mga nangatatakot sa kanya. Kanyaring didinggin ang kanilang daing at liligtas siya. Kawikaan 15:29, ang Panginoon ay malayo sa masama at kanyang dinididig ang dalangin ng matuwid. Kaya dapat pala i-qualify ng tao ang kanyang sarili ang maging katanggap-tanggap ang kanyang pananambahan sa Diyos. Para ang kanyang pagka-reliyoso ay tama. Ang hindi Kristiyano ay hindi nga po tinatanggap ng Diyos ang kanyang pagsamba. Hindi siyang tao, hindi siya yung dapat na sumamba. Kaya tinuturing na makasalanang reliyoso. At panguli, mali ang pamumuhay ng isang tao, kaya gamat siya ay reliyoso, nagkakasala po siya. At mayroon tayong mga halimbawa sa Bible. Una, 2:5, binanggit po ang mag-asawang si Ananias at kasi si Sapphira. Sila po yung mag-asawang Kristiyano na nagbenta ng ari-arian at upang tugunan ang pangangailangan ng mga Kristiyano noong una siglo. Puro po ng gutom sa Jerusalem at marami po mga Kristiyano ang naroon. Hindi po sila nagsiuwian, kailangan mapakain sila. So ang sistema nila, ang mga mayroong mga extra na mga bahay, lupa, nagbenta po sila, binigay po sa mga apostoles ang pagbintahan para makabili sila ng pagkain ng mga Kristiyano doon sa Jerusalem. Kaya na nasa sa Kafira ay nagbenta ng ari-arian din. Ibinigay na Apostol Pedro ang pinagbintahan nila. Ang siste, sinabi nilang ito lamang yung pinagbintahan namin pero nagtira pala sila. So ano yon? Sabi ni Pedro sa kanila, hindi kayo nagsinungaling sa tao, nagsinungaling kayo laban sa Diyos. Ano? Ang pagsisinungaling, napakalaking problema ito ng tao. Kasi sa pagsisinungaling, hindi lamang yung sinasabi mo yung kabaliktaran ng totoo. Pero pa itong ibang kasamang kasalanan na nasa isip, sa puso ng tao. O di nga ba, meron tayong kasabihan, no? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Sa kanyang pagsisinungaling, maaaring mayroon siyang intensyon na nakaw. Gumawa pa ng ibang kasamaan. Kaya naman, ang parusa po ng mga nagsisinungaling, katulad ng parusa ng mamamatay tao. Sabi natin, ang bigat naman yan. Mamamatay tao, nakapatay na silang tao, nawala ang buhay ng tao. Dahil sa ginawa niya, wala nang pag-asa yung tao. Ito naman, sinungaling lang. Pagsisinungaling lang. Ganun ang ating kaisipan. Pero kung iisipin po natin, hindi lang sinungaling pala ang problema doon. Mas marami pa. Mga naman ng isipan na nakasasama sa buong pangkatao ng isang tao. At sa gawa 8, mayroon pang isang Kristiyano rito na maliit din ang pamumuhay niya. Si Simon na sa Labang Kiro pang tinutukoy natin. Bautismuan na siya, kaanin na siya ng Iglesia, ligtas na siya. Kaya lang, minsan ay nakita niya si Apostol Pedro at saka si Juan pumunta doon sa Samaria at tinatungan niya ng kamay ang mga Kristiyano roon. At tumanggap sila ng Espiritu Santo, mga Kristiyano. Eh, siya ay mahilig sa magic-magic. Talamang kirong ang tawag sa kanya. Gusto niyang bilhin yung kapangyarihan na yon. Sinawata siya ni Pedro, sinabihan siya, sama ang puso mo. No? Gusto mong bilhin, tapatan ng pera, ang kaloob ng Diyos. Kaya mamatay ka kasama ng iyong bagamat Kristiyano ay may kasalanan.
hindi po tayo nagkakamali sa pagsasabing mayroong mga Kristiyanong may kasalanan. Santiago 4:8 nga, sulat niya Santiago sa mga Kristiyano, sabi niya, magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo, maglinis kayo. Kristiyano nang tinutukoy niya, maglinis pa rin kayo, inyong mga kamay, yung mga makasalanan, dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Mga kapatid ko, sana naman, mga kapatid ko sa mga Kristiyano to, ha, ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, siya pinapagbaliking loob ng sino man, alamin nito na ang nagpabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa, kamatayan at pagtatakip ng karamihang kasalanan. Sabi ni Apostol Juan, kung meron tayong kasalanan, ay sabihin lamang natin, ipayag natin sa kanya. Walang Juan 1:9, at siya naman ay tapat na magpapatawad sa atin. So, yan mga kapatid, ang katuruan ng Bible tungkol sa religyosong kasalanan. At nawa nga ay wala po sa atin na mag-qualify doon. At sakasakali namang mayroong qualified sa pagiging religyoso, kaya lang ay may kasalanan. Eh, mahal naman ng Diyos ang tao. Mahal naman niya tayo. Malaki ang kanyang biyaya na kaya niya tayong marating at ligtas. So ito po mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pong aralin ang ngayong gabi.